Hello mga ka-mushroom, welcome again sa paggawa ng mushroom chicharon. Ito na po yung mga naluto natin na mushroom chicharon. Tingnan po ninyo. Yan. Yan po. Titikman po natin para dinig ninyo ang lutong at makita talaga ninyo na crispy talaga siya. Oh, crispy talaga siya. Oh. Oh, tingnan niyo. Kitang-kita talaga, hindi siya yung hindi marami yung harina na kumapit sa kanya. Makikita mo talaga na may mushroom. Importante po 'yan na quality. Yung makikita talaga na ang loob ng mushroom. Hindi puro harina lang ang makikita. Dahil bawas quality po yung puro harina lang yung makikita mo. Pag ganito. Sa packaging naman ito, ito ang dapat natin ihanda. Ito ang yung gloves, yung timbangan, at saka ito, 14 by 20 centimeter na yung stand-up pouch. Nabili ko ito sa Shopee. Marami ito sa Shopee. Marami kang pagpipilian. Ayan. Para ito sa 100 grams na timbang ng nitong mushroom chicharon. At saka, kailangan mo din ng ito. Kailangan mo ng plastic sealer para hindi mo mabuksan-buksan yung stand-up pouch at hindi madaling masira. At ito rin pinaka-importante. Gumawa ka ng sticker ng para sa mushroom mo. Ito ang pinakamasayang part dahil ikaw ang nagde-decide kung ano ang design ng yung sticker mo sa mushroom. Sa amin, nagay namin is I am an BK mushroom farm. Tapos nagpa-DTI kami, nagbayad kami sa DTI. Para dagdag na rin na yung customer magtiwala talaga. Sa pagkuha ng DTI, pwede kayong mag-search kung ano ang mga requirements. Madali lang po ito, kunin ang DTI. At saka linagay namin ang Facebook page namin, Malaybalay Bukidnon Mushroom Supplier, at saka itong YouTube channel ko, Mushroom Production, Pagkakabuti. Mushroom chicharon original flavor. Meron din itong nutritional facts. At saka manufacture date, yung expiration date, net weight o yung timbang, at saka ilagay mo na rin yung mga ingredients dito. Flour, fresh oyster mushroom, at saka herbs and spices. So, yan lang po. Na? Yan. Tamang-tama talaga, 100 grams po. Yan ang magiging itsura sa labas ng stand-up pouch.
Nako. Tapos itong takpan, i-seal, at lalagyan na ng sticker dito. Yun lang po kasimple. Kung gusto niyo pong magnegosyo kagaya nito, i-follow niyo lang yung video. Ito po yung pag-seal. Dito lang sa ibabaw natin i-seal dahil merong itong bukasan dito. Dito yung pinupunit para dito kayo yung ziplock. Yan. Ito yung sealer. Bibili mo yan sa Shopee. Mura lang ito sa Shopee. Okay. Kita natin. Ito na ang resulta. Wala na makakapasok at hindi na pwede siyang buksan. Hanggang sa mabili, yung makabili na ang makabukas. Ganyan lang. Sticker na lang ang kulang. Pwede na natin i-deliver. Yan, tignan mo ang nasa loob. Ito yung sinasabi ko na kung bakit hindi natin siya lagyan ng maraming harina. So, para makita talaga yung mga gills niya. Ito, makikita mo pa yung gills. Bali konti lang yung nalagay na harina. Mushroom pa rin siyang tignan. Ganyan ito. Pasado talaga siya sa quality. Base din yan sa experience. Itong video na ito, para ka na rin nag-seminar. Hindi mo ito makukuha sa seminar. Dito, makukuha mo ito sa video namin. Video ko. Ito na po yung result. Tingnan nyo po. Pag malagay na po siya sa pagkumpleto na. Meron na siyang sticker, naka-sealed. Ready na po itong i-deliver. Yung mga pagdi-deliveran po nito ay mabenta ito sa mga convenience store. Yung mga snacks, yung mga pasulubong center, yung mga restaurant. Pwede nyong kausapin yung may-ari. Pwede po ninyong ilagay ito. At sana makita ito ng kapi sa bukid. Sana pwede kaming makapagbenta dyan. Consignment. Dinalagay mo lang sa kanila. Tapos kapag nabenta na, tsaka mo lang yun kukunin. Bayad. At maglalagay ka naman ulit ng bago. So yan lang. Nalagyan na siya ng date. Manufactured. Is November 5, 2022. Expiration date niya ay 4 na buwan lang yung linagay namin. Aabot ito ng mas matagal pero na pinili namin na 4 na buwan lang para sigurado talaga na hindi siya masisira. Salamat ako sa mga lalo sa Relax Ka Lang Itiri, sa Thousand Sunny, Best Buy, saka nalimutan ko yung iba. Pero kung gusto niya rin mag-reseller nito, pwede rin kayong mag-reseller. Ang reseller price nito is 75 pesos. At saka ang suggested SRP nasa 95 to 100. Dahil kita niyo naman yung pag-process na paggawa nito. Napakahirap at kailangan talaga ng expertise. Kung hindi niyo nakuha yung unang video sa pagluto nito, pwede kayong mag-comment sa ibaba. Pwede kayong magtanong at sasagutin ko yan honestly. Yan lang po. Maraming salamat po sa panonood. Sana po ma-like nyo yung video at kung hindi pa kayo nakasubscribe, you can subscribe to my channel para sa mga bago kong video. Maraming salamat po.